Good morning mga kaibigan, mga kapigmate. Sa ngayong araw na to, ang pinagkakabalan po natin ay yan. Ang paglalagay po natin ng mga kapigmate, mga kaibigan, ng magbubuhos po tayo. Lagay tayo ng forma. Yung formang pong yan, yan pa rin po yung dating ginamit natin dito sa formang yan. Yan. Hindi pa rin po tayo nagpapalit. Isang buong ano lang po nagamit natin dyan, isang buong one half na plywood, marine plywood, kahit mabasa po siya, hindi po nasisira, kaya nakatipid po tayo dyan. Tapos ngayon po, sa support na to mga kaibigan, medyo nahirapan ako mag-isip kung paano ko malalagay ng forma kasi medyo mataas na dito sa side na to. Tapos yung forma natin na ginawa ng nakaraan, kung mapapansin nyo to, yan, yung bakal na yan, yung naka L na yan, yan po dati ang ginawa kong pinaka ano ng ating forma, kapitan, kaya lang bumubuka po siya mga kapigmate, mga kaibigan, kaya pinaltan ko po, concrete nail na lang po na nakalagay dito, tapos pinako ko na lang yan, pinako ko na lang dyan kasi yung nilalagay din sa ano, sa round bar mga kaibigan. Tunta natin. Tapos ito mga kaibigan, ito yung mga abang natin sa round bar na naka horizontal natin. Yung naka horizontal natin na tinatali natin dito sa forma, minsan bumibigay din. Kaya nag-isip ako na maganda-ganda, pero meron pa rin tayo nito na naka horizontal, ay naka tali sa kawad. Kaya lang, pinako ko na lang ng full concrete nail para mas matibay. Dinamihan ko na lang mga kaibigan, yung ganyan. Yan. Puro nakapako na lang sila sa concrete nail. Yan. Yung paggalaw niya, pagpunta niya dito, medyo support na siya, saka yung pagbagsak niya, hindi na siya bababa. Saka pigil naman yan dito mga kaibigan, kasi kung makikita niyo to, wala siyang gap. Yan. Hindi siya bababa na. Yan. Hindi na siya bababa. Yan, to. Oop, madulas. Yan. Hindi na siya bababa mga kaibigan. Yan, ito nakabaon yung concrete nail natin para mas matibay siya. Yan. Yan mga kaibigan, concrete nail na inano natin. Tapos ang support na yun mga kaibigan, yung pinaka concrete nail na nakabaon natin, hindi pa ako kontento dyan mga kaibigan. Tingin ko may kulang pa sa ganyan kasing buhos mga kaibigan. Sa kada isang buhos ko, isang ganyan, isang halo ang nagagawa ko. Isa't kalahati pala, isang halo. Bali, dalawang halo din yan, dalawang buhos na yan. Kasi ang haba ng ating buhos na yan, 4 feet lang yan. 4 feet. Yan mga kaibigan. Kaya hindi naman siya masyado mabigat, kaya hindi naman kailangan ng maraming support dyan. Pero mas maganda yung sigurado, kaya ang gagawin natin, di ba nakaganyan na yan, lalagyan pa natin ng kahoyan na nakabalagbag dito. Yan, nakabalagbag dyan, pati dito sa kabila. Nakabalagbag din mga kaibigan para mas matibay. Tapos tayo dun sa taas, kasi sa taas mga kaibigan, doon po sa taas ay medyo mababa lang, kaya hindi tayo mahirapan doon. Kasi alam nyo naman itong ginagawang kong bahay, medyo pa-slope siya. Yan dito. Yan, ayan na yung mga ano natin. Yan, ito yung support natin sa loob. Tako na lang dito para may mapagkapitan. Yan, puro dito naman sa mga support natin, puro drill pa rin gamit natin para madaling tanggalin, hindi sayang ang pako. Ito support naman to dito. Itong ano naman to, yun dito mga kaibigan, naka horizontal natin, support naman niya para hindi bumaba yung ating forma pababa. Yan, may support tayo dyan. Yan. Yan po ang loob mga kaibigan. Yan. Oh, sa pagano po mga kaibigan, bago nyo formahan, linisin nyo muna yung mga kalat-kalat na halo. O sabihin natin yung mga, pag nag-asitada tayo, hindi natin maiwasan yung magkakaganto mga kaibigan. Linisin nyo muna yan. Tanggalin nyo muna yan.
para pag nagano kayo mas matibay, walang ampaw na buhos na mailalagay. O sabihin natin yung mahina. Yan. Dito tayo. Dito tayo sa kabila. Yan. To, ganun din mga kaibigan, puro ano na to. Yan. Yan. Puro concrete nil na ginamit ko para mas matibay siya. Kasi nakakatakot pag bumuka mga kaibigan, sira ang diskarte natin maano. Yan, kailangan flat siya. Ito naman kaya nagkaagap na siya, yung hindi masyadong tuwid yung ating pag-aasintada. Dito naman mga kaibigan, mapapansin niyo to, ito ginrind ko. Kasi itong hollow block na to, medyo pumasok siya dito. Ginawa ko ginrind natin para pantay yung ating forma. Yan. Papansin niyo dito sa labas. Yan, may gap tayo. Kita niyo yung gap na 'yon. Yan. Pero yung gap na 'yon, hindi ko pwedeng sundin yung gap na 'yon mga kaibigan. Sa pagpo-form mga kaibigan, ang kailangan nating sundin ay level. Yung level natin ng pagkakatayo niya sundin natin. Kagaya nito mga kaibigan, pag ile-level nyo siya, kung pantay na doon sa baba, kailangan nyo, yan. Kailangan nakalibel yung tayo niya. Para hindi makikita nyo yung mga poste mga kaibigan, may pagganto naka-slide, mas maganda yung tuwid na tuwid tayo. Ang sukat ng paglilibel natin mga kaibigan, paglilibel natin dito, side na to, yan, yung side na yan, para malaman natin yung diretso dito. Dito naman, pag dito tayo nag-level mga kaibigan, yung paling naman papunta doon, papunta dito ang makikita natin yung papunta dito at papunta doon na makikita natin paling kung diretso ba. Yan, dito po natin titingnan yan. Yan, kailangan level na level mga kaibigan para diretso diretso. Yan. Yan. Dito kayo sa loob ng plywood kasi ang plywood mga kaibigan, pantay yan. Yung plywood natin mga kaibigan, pantay po yan. Pag dito kayo nag mga kaibigan sa kahoy, hindi po natin maano yung kahoy natin kung tuwid or hindi. Yan, gaya nito. Yan. Kasi ang kahoy natin may pagganyan yan yung kasi paano hindi siya tuwid yung kahoy na nabili na. Kaya doon po lagi tayo magle-level kung saan tuwid. Yan, dito tayo magle-level. Ito sa support na to, okay na to mga kaibigan. Mamaya bubuhusan na natin yan. Yan. Pero lalagyan ko pa po yan ng support pag ganun para mas okay siya. Yan, mga ilang dugsong pa tayo dyan mga kaibigan. Ay, dito pala yung haba nito. Yung posting yan, yung bakal na yan, tama na, dadagdagan ko na lang sila ng stirrup. Yun. Dadagdagan ko na lang ito, bitin to, dadagdagan ko pa yan ng taas. So, ito mga kaibigan, kung makikita nyo ito, tinanggal ko na yung mga dumi-dumi dito. Yan. Pinagsisinsil na natin yan bago natin ito yung ginrind natin bago natin pormahan. Kailangan linis na po yung loob bago natin pormahan yan. Tapos dito, ito naman, gagawin natin, maglalagay tayo ng dalawang bakal doon. Ay, dalawang kahoy na paganto. Tapos paano? Basta para maklam lang to mga kaibigan. Ito maklam niya, madiin papasok doon. So, gawin muna natin yung mga kaibigan para makita nyo. Para mas matibay. Kasi hanggat mari mga kaibigan, ayaw ko magpuputol-putol ng kahoy, kaya mas maganda yung ano talaga natin. So gawin ko muna mga kaibigan, ha, sandali lang to. Ito mga kaibigan, yan. Paglalagay natin dito, yung tornil yung pagkakapitan natin ng kawad baliktaran. Yan. Ito naman, pako dito para dikit doon. Ito naman ganun din dito, tapos ito dito. Yan, ito nga palang concrete nil na ginagamit ko, tapos tinatalian ko lang ng kawad. Yan. Nakita nyo? Yung concrete nail. Ikot lang natin dyan yung kawad. Yan. Yan. Ganyan. Ganyan mga kaibigan, di namin bibitaw. Tapos tanchain lang natin yung layo na pagpapakuha natin. Yan. Yan.
itong diskarte ko, mga kaibigan. Ayan, para dapat siya. Ayan, dapat siya. Tapos ganun din sa taas. Ikot lang tayo ng kawad. Kailangan salungat sila para hindi bibitaw, mga kaibigan. Ito pang isa. Yan. Tignan nyo, sa taas natin tutok. Mga kaibigan, ito matibay na siya kasi ito konti lang naman ang karga nito, tibay na yan. Tapos ito yung ating ginawa naman dito, ayan, para suporta, para hindi siya bumuka, hindi pumaling to dito kahit puno na yan, hindi siya pumaling doon dito sa kabila. Yan, ito magagamit natin itong anon to para mapagtalian, tapos higpitan pa natin yan. Ipitan natin, mga kaibigan, para mas sigurado. Ito, yung bakal na ito, may kaibigan, niya ano lang natin dito sa kawad. Para mas humigpit siya. Yan. Mas maigpit siya, mga kaibigan, mas maigpit, mas maganda. Lahat gaganyan na natin para medyo talaga matibay talaga, walang buka-buka ang ating. Yan, ito, higpitan pa natin, tapos dito maglalagay pa rin tayo. Yan, dito, para mas matibay. Yan, okay na, mga kaibigan. Lahat na po natin ay may mga support na sila. Yan. Itong nasa babang to, bali useless na yan, bali wala na po yan. Kasi kung dyan po tayo kukuha sa baba ng pwersa para mapigilan yung pagbuka nitong poste natin, masyadong madami tayong kahoy na magagamit. Kaya kumuha tayo ng pwersa dito ng pagpigil sa kanya, mga kaibigan, dito sa kanyang bintana. Doon natin tinali pa horizontal. Yan. Doon ko tinali, yan lang pong naisip ko na matibay-tibay para sa akin. Ewan ko lang kung matibay yan para sa iba. Ito, support dito. Pagpaling niya papunta dito. Tapos ito naman tong kabila. Yan. Kung sakaling pumaling dito, yung dalawa, supportado po kasi meron tayong nilagay na support. Papasok po yan, pahila po doon para hindi po siya bumigay. Yan, tapos doble-doble kawad natin para hindi talaga bumigay. Tapos sa loob naman po, sa taas naman po, sa pagbagsak naman, mga kaibigan, wala tayong magiging problema sa pagbagsak niya. Sabihin natin yung bababa yung forma natin. Hindi tayo magkakaproblema sa ganun, mga kaibigan, kasi ito para hindi siya bumaba. Yan. Ito. Kasi nakapatong siya dito sa hollow block natin. Hollow block po natin, kung napanood nyo yung video ko sa paggawa ng hollow block, ganun po katibay ang hollow block natin, kaya hindi po siya basta-basta bibigay na dito siya nakapatong. Hindi po yan babagsak. Tapos itong mga to, lalagyan ko na lang yan ng mga bracing. Ito, lalagyan ko pa yan dito, horizontal.
para mag-lock siya mga kapigmate, mga kaibigan. Para makita nyo. Yan. Itong ating gawa, yan. Ito, ilalak ko siya. Yan, lalagyan ko dito ng ano, para hindi siya bumaba. Tapos ito mga kaibigan, itong poste nyo, kung hindi tuwid, kasi ito hindi ito sa tuwid, medyo papaling siya dito. Ang ginawa ko, tinalihan ko siya ng kawad para mag-fix sa gusto kong tindig yung sentro ng gusto kong tayo ng ating poste. Yan. Kasi ito mga kaibigan, habang binubusan, pwede po natin i-align ang akin para wala na sa gabal. Tinali ko na lang para dire-diretso na. Yun. So ngayon, may mga support ng ating mga, ano, mga kapigmate. Medyo ulan na naman. Ulan na naman mga kapigmate, pero tuloy pa rin tayo kasi ang pagbuhos mga kaibigan. Kailangan naman mabasa-basa pagbuhusan natin. Kahit umulan ng konti, okay lang. Huwag lang uulan ng malakas. Pero ang gagawin natin, yung mga nakikita nyo yung mga tools natin, yun, kalat ang mga tools natin, ipapasok na natin. Yan. Ito yung aking nagawa ngayon, medyo matastas na. Yan. Pero pagdating dito, mas mataas. Yan. Yan. So mga kaibigan, magbubuhos po muna tayo. Hanggang dito po muna ang ating vlog ngayong tungkol sa pagdi-DIY natin ng bahay. Ito po ay DIY. Ano lang po to, one man builder. One man builder mga kapigmate, mga kaibigan.